lapo-lapo. Takot na takot. Si Kobe, one of the boys. Okay. Anong nararamdaman mo na dito? Wala ba kita? Oy, meron akong CCTV doon, no? Mamaya, re-review kayo mamaya. Sa magandang araw, mga boss amo. Ako po'y nananawagan. Kung sino naman po magusto magpakwak ng aso namin, papayagan namin. Kami magpapakwak po nina sir. Ang kasama po namin ay sina Kobe, Starlord, Bullet, Russia, Antonio, si John Wick at si Lapu-Lapu, si Chico, Pyongyang, Dilim at si Lucas. Mga kasama kong magpakwak ay si sir, ako, si Michael at hindi mawawala yung cameraman natin. Di ba? Si Jester Enoch Balong. Ay. Palakpakan naman tayo dyan. Woo, 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 woo. Nasabi na ni Rodel, mga boss amo. Pero sasabihin ko pa rin, isang magandang araw, mga boss amo. Ngayong araw nga ay dinala ko for a pack walk ang mga barako kong aso. Siguro ang iba ay sasabihin ay same-same lang. Pero iba ang pack walk na to. First time lang magsama ni Bullet at ni Lapu-Lapu. Sa pack walk, nalalabas sila ng gate. Lapu-Lapu, takot na takot. Shh. Eh, pagmasdan nyo ang reaction ng pack sa unstable na si Lapu-Lapu. Nalabas na ngayon. Kung wala ang kalmadong enerhiya ko, ay nalintikan na si Lapu-Lapu. Ano nga ba nangyari kay Lapu-Lapu and the rest of the male pack? Nangyari ito noong first week of March habang ako ay nasa bakasyon. Si Lapu-Lapu na territorial ay pinasok ni Bullet sa kanyang cage. Wala na kasing ginawa si Lapu-Lapu kundi mambatok na mambatok. At mga boss amo, ang mga aso, kung nasaan ang away, pupunta lahat sila. At kung sino ang pinakamahina, yun ang kanilang kakagatin. Nagkataon naman na mabilis ang reaksyon ng mga dog keepers ko, kaya wala namang damage ang nangyari kay Lapu-Lapu. Balik tayo sa pack walk. Kung sasabihin ng iba ay same-same lang, nagkakamali kayo mga boss amo. Dahil ito na si Kobe ngayon. Talaga naman, akala ko hindi siya makakasabay sa mga normal na mga barako ko. Ngunit dito, pinapakita niya na kayang-kaya rin ang pack walk. At nilevel up ko pa, tumakbo ko at titingnan ko kung sasabay siya. Si Kobe ay tumakbo din. Oh. At nung huminto kami, siya'y huminto rin. Hindi ko muna sinama si Kobe sa pack dahil pinapakiramdaman ko pa si Lapu-Lapu at si Bullet. Hinayaan ko muna si Kobe na sumunod lang sa mga barako. At ayaw ko rin na makaramdam siya ng takot kung sakali man na mag-away si Lapu-Lapu at si Bullet. Sa parte ng pack walk namin na ito ay si Bullet ay nasa likod at si Lapu-Lapu naman ay nasa unahan at lagi niyang nililingon ang likod niya. Tama pag hinawakan to, ayan o. Ayan o, para siyang ano, wala siyang tiwala. Dahil nga matagal na nakahiwalay si Lapu-Lapu sa rest ng barako pack ay kung minsan ay wala siyang tiwala sa mga kasama niya. At ito namang si Kobe ay feel na feel niya ang paghiga sa daan at pinilit lang siya ni Michael na tumayo upang makahabol sa rest of the pack. Relax ka lang, boy. Yun, mga boss amo, kailangan kahit sa anumang pagkakataon, ang alpha dapat ang kokontrol ng mga aso. At habang ako ay seryoso sa pack walk, ito namang si Rodel ay kung ano-ano ang ginagawa. At sa part ng video na to ay isinama ko na si Kobe sa pack. Ito na ang ultimate test at ito ang mga sandali na mag-a-identify kung tanggap ba ng pack si Kobe. Isang magandang senyales na si Kobe ay nag-e-enjoy sa pack walk ay yung kanyang paggit-git ng kanyang katawan sa ibang mga aso. At kada gagawin niya ito ay wala man lang growling na maririnig sa mga kapwa niya aso. Di ba? Sumasabay. At sa part ng pack walk namin na to, masasabi ko na kalmado na lahat ng mga barako ko. Si Kobe, one of the boys. At si Kobe, na pilay, na may kapansanan, ay officially one of the boys. At higit sa lahat, no excuses, tinapos niya ang pack walk. Ho! Good job, Kobe. Oh, Kobe lang malakas. Eto mo, nasanay naman kahit wala munang leash. Pag pumunta siya doon at saka ililish. Tinanggal ko na rin ang long leash ni Lapu-Lapu dahil natutuwa ako dahil sa pinakita niya sa pack walk at sa pinapakita niya ngayon na nanatili siya sa gazebo. Ibig sabihin ay hindi na siya territorial. Bakit? Ay.
Magcha-challenge tayo sa mga viewers ni sir. Anong challenge mo sa viewers natin? Sa mga viewers ni sir, may challenge po ako sa inyo. 3,000. Iwowok lang natin si Pyongyang. Kanino man gagaling yung 3,000? Sa akin, sir. Sahod mo? Bakit si Pyongyang? Sir, mahirap tumapit sa mga tao. Napakatapang sa tao yan. Mga boss amo, kung sa iba, sasabihin nila ay same-same lang ang ginagawa namin. Nagkakamali po kayo dahil ang pagdidisiplina ng aso at ang pagbibigay ng buhay ng aso ay isang bagay na hindi same-same lang. Maunawaan nyo ang sinasabi ko kung kayo mismo ay mag-i-immerse kasama ang aso nyo. O, kaaway mo. Kaaway. Dog, si away. Ha? At mga boss amo, kung same-same ang buhay ng mga aso ko, ano pa kaya ang buhay ng mga asong nasa bahay lang? Ano pa kaya ang buhay ng mga asong nakatali lang? Ano pa kaya ang buhay ng mga asong nakakulong lang? Ano pa kaya ang buhay ng mga asong binibreed lang para sa pera? Ano pa kaya ang buhay ng mga asong walang alpha? Ito nga pala ginagawa namin pag hindi kami papakok, naglilinis ng farm. Kasi baka kami pagalitan ni sir. Age reveal daw. Ha? Age reveal. Lakay mo daw. Ilang taon ka na. Ako nga nag-awalis tapos pinagawa niya ako. Minapasal yung pa. Wala na. Hindi naman saya. Wala na ako. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.